Magandang umaga, Luzon, Mayong Buntag, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Ngayon ay 18 ng Mayo taon 2024 dito sa programang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Sa ngalan po, Liga Partner MJ Mondihara ko po, si Kapartner Jade Calabroso. Live po tayong napapanood sa ating mga social media platform, sa Facebook pages at sa ating Pinoy Legal Minds at sa ating mga bagong YouTube channel. Dahil alam niyo naman po, uso ngayon ang gurguran. Meron po tayong bagong YouTube channel, naka-flash po sa inyong screen at maging sa ating rumble.com. At syempre, mga kasama po natin sa programang ito, Serbisyo Publiko Hatid ng SMNI, ay ang ating mga kapartner, walang iba, kundi si Kuya Attorney Mark at si Miss Lala. Magandang umaga sa inyo mga kapartner. Good morning, Kuya Jade, at syempre sa mga manonood natin ngayon. At welcome back sa Pinoy Legal Minds. I am Lala Vinzon. Ay, good morning po sa lahat po ng mga kaibigan po natin, mga followers sa Facebook, sa YouTube, sa Rumble. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And of course, nagpapasalamat po tayo sa management ng SMNI for giving us an opportunity to explain in a simple way, in an elementary way, ano yung batas. Lalo na yung karapatan ng mga taong, yung mga kababayan po natin. And very interesting yung topic natin ngayon. Yes. Kasi hindi lang karapatan. But hindi, kung hindi, nakarelate lalo na yung previous weeks or previous months. Oo, marami yan. Yung mga rally sa Maisog. Tungkol sa rally, ang pag-uusapan natin. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is rally. Yung pag-express is actually in relation to freedom of press. Freedom of press, freedom of expression, yan. And freedom to petition for grievances against the government. Ayan. Sample lang. Una pa lamang yan, attorney, ha? At para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong mga katanungan legal, eh, lalo na kung may kinalaman po sa paksa natin sa araw na ito, tumawag o mag-text sa ating mga hotline number na naka-flash po sa inyong mga screen. At magpadala po ng mensahe via sa ating mga social media platforms sa ating live streaming. Ayan. Attorney Mark, siguro, Miss Lala, umpisahan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ayun, sabi nga ni Kuya Mark kanina, ang ating tatalakayan ngayon ang tukol sa rally. Mm-hmm. Siyempre, rally is more than... Maraming makakarelate niyan. Marching or ano. It's about the voice of the Filipino people na kailangan marinig ng gobyerno natin. Yes. At siyempre, may mga polisiya yan. Yes, ngayon, Kuya Mark, ano ba ang mga dapat nating sundin o ang mga polisiya na kailangan nating... consider na nasa saligang batas tungkol sa pag-assemble or sa pag-attend ng isang rally? Actually, yung pag-rally is actually related yan sa very concept of a Republican and a Democratic government. Yes. Ito yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Because public office is public trust. Pinagkatiwala lang kasi ng taong bayan ang posisyon sa gobyerno. That's why, because ng totoong may power is the people, kailangan sila, may authority sila to assemble. May right sila to assemble. But peaceably assemble. That's why, sabi na ating saligang batas, right of the people to peaceably assemble. Not just assemble through violence. Hindi pwedeng ganun, ha? Mm-hmm. To peaceably assemble. Kailangan peaceful na assemble. Okay. Hindi pwedeng mag-assembly ka, mag-rally ka, but through violence. Walang ganun. Ang sabi ng batas, right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yan ang tinatawag na constitutionally guaranteed right. Right yan ng taong bayan na to peaceably to assemble, mag-attend ng rally. Right ng taong bayan na to petition lahat ng mga disappointments, lahat ng mga hinaing, mga requests, mga demand nila sa government. Right nila yan. Why? Because of the concept of a Republican and Democratic government that sovereignty resides from people and all government authority emanates from them. Hindi lang ang problema, kundi kung meron silang gustong ipahayag na pagsuporta. Yes. Kasama yun. Peaceably assemble, ibig sabihin, right nila to express anong gusto nilang sabihin sa government, anong demand nila sa government, ano yung mga support nila sa government, right nila yan. Hindi yan pribilehiyo. Kung hindi, it is a constitutionally guaranteed right. Right to peaceably assemble and petition the government
for redress of grievances. At saka sinunod naman ng maisog rally yung mga yan, di ba? Yung mga rallies na tinatatag natin ngayon. Dumaan sa tamang proseso. Tamang proseso, no violence, nililinis nila pagkatapos nilang mag-rally yung venue. At saka meron pang mga performances ng mga artists. Kaya may free concert din, di ba? May sayawan, may katahan. The part, actually, pag sumayaw ka, pag kumanta ka, freedom of press yan. Yun. Di ba pag kumakanta ka about makabayan ng mga kanta, pagmamahal mo sa bayan, yung mga express mo sa mga yung mga disappointment mo sa buhay, that's part of freedom of press. Hindi lang freedom of press na magsalita ka lang dyan sa radio, sa TV, freedom of press na. Parang freedom of expression. Or freedom of expression. Kasama sa freedom of expression, yung pagkakanta, yung pagsasayaw, yung pagdodrawing ng art, mga paintings, part yan of freedom of press and freedom of expression in relation to right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Kasi may iba't ibang way tayo to address our emotions, our grief. And of course, nandun naman tayo sa mga requirements. Kailangan syempre may formality. Kailangan ba ng permit to assemble a rally? Yun palaging topic, palagi na pinag-usapan nila, Jade. I think last month yata yun, yung rally data sa Bustos, Bulacan. Bustos, Bulacan, Dumaguete, o ano pa yun? Saan pa yun? Yes. And in fact, may nasuspend yata sa Davao na governor. So, in relation also to mag-issue na mag-rally. So, ano yung tinatawag? Kailangan ba talaga ng permit to rally? Hindi. Hindi kailangan mag-express ka ng sarili mo, mag-rally ka against the government, hindi. Ang sabi ng batas, basahin mo ha, written permit is required when to conduct a rally. To conduct a rally, written permit is required when the rally is conducted in a public place. Ibig sabihin, ang permit hindi sa rally, but sa paggamit ng public place. Yung kalsada. Paggamit ng public place. Walitan ha? Written permit is required, hindi dahil gusto ka mag-rally against a government or support sa government. Hindi. Ang written permit is required for the use of a public place kung saan ka mag-conduct ng rally. Very clear ang ating batas. Ang constitutionally guaranteed ang freedom, ang tinatawag na right to assemble, to peaceably assemble, and petition the government for redress of grievances. Wala nakalagay doon na dapat may permit bago ka mag-rally. Ang sabi ng batas, kailangan ka ng permit bago ka mag-rally kung gamitin, kung doon ka mag-conduct ng rally in a public place. Ibig sabihin, ang permit hindi sa rally, but sa paggamit ng public place. That's why, nandito sila. No permit, no rally. Mali yan. Ang permit, kailangan lang yan kung gamitin mo ang public place. Hindi kailangan ng permit para to express your grievances against the government. Hindi kailangan ng permit to peaceably assemble. Kailangan ng permit kung gamitin mo ang public place to conduct a rally. Or private place. Iba naman. Iba yan. Ang pinag-usapan natin dito, public place. Kasi word na ginamit ng batas. Written permit is required to when group of person will conduct a rally in a public place. Kung basahin mo literal yung batas, walang permit na kailangan sa pag-rally, but only sa paggamit ng public place. That's why in relation to the second, yung second question, Lala, na para ma-relate natin? Kung kailan kailangan ng permit para mag-rally. Kailan kailangan ng permit? Yung pangatlo, another question. Yung pangatlong question naman, kailan naman hindi required. Iba yun ha? Kailan kailangan ang permit? Kailan hindi kailangan ang permit? Okay. Ang hindi kailangan ng permit, number one, freedom part. Ayan. Pag freedom park, identified yan na hindi kailangan talaga ng permit. So, pag freedom park ang gamitin mo, hindi ka kailangan ng permit, pupunta ka lang doon sa administrador ng freedom park, magpa-schedule ka kung kailan mo gamitin. Para at least hindi naman mag-conflict. City hall yan. Sa City Hall, pupunta ka doon. Sa City Hall. Magpa-ilista mo kung anong schedule mo, kailan kayo pupunta doon mag-rally. So, hindi kailangan ng permit. Pag freedom park, kasi granted na yan, pag Freedom Park, mahala anong gawin mo doon, basta peaceful lang ang pagdadak ng rally. Kailangan lang din yung mag-coordinate yun. Kasi baka may ibang grupo na magkasasagot. Magkagulo. Conflict kayo. So scheduling lang purpose ng Freedom Park. So,
pupunta ka doon sa administrator ng Freedom Park, magpalista ka doon, magpa-reserve ka schedule, yun. Hindi kailangan ng permit. Pangalawa, private place. Pag private place, hindi din kailangan ng permit. But kailangan ka ng pahintulot ng may-ari ng property. Otherwise, magka-trespassing ka. Di ba? So, mas maganda, may contract of lease, may authority, written authority ng owner. For example, yung nangyari sa Bustos, private place yun. Private place, hindi kailangan ng permit yun. Ang kailangan lang, consent ng owner. Pero yung, siyempre, nagbaliktara na yung nangyari. So, that's why, mas maganda, may written contract with the owner and yun ang problema din sa owner kasi pwedeng baka ipitin ang owner, siguraduhin nyo yung owner kakampi ninyo. Okay. Yun lang na basic, ha? Yes. Kailangan yung may-ari ng property, siguraduhin yung nakakampi ninyo baka when nag-rally tayo doon, nagsasalita tayo, bigla na lang, oy, nagbagong isip ko, huwag na. Kaya may contract, magpaguhin nila yan. Mm-mm. Or ipitin nila yung owner. So yun, mas maganda yung owner kakampi ninyo. And pangatlo, yung mga conduct a rally sa mga schools, mga public schools, government colleges, universities, hindi kailangan ng permit. But of course, subject sa rules and regulation ng schools. Mm-hmm. So yun yan. So ibig sabihin, very clear, ang sabi ng batas, hindi ka kailangan ng permit mag-conduct ka ng rally, kailangan ka lang ng permit para gamitin ang public place. Mm-hmm. But hindi kailangan ng permit pag Freedom Park, hindi kailangan ng permit magpa-registered ka lang doon, hindi kailangan ng permit pag private place, consent lang ng owner. And hindi kailangan ng permit pag government schools or institution, but of course subject to the rules and regulations ng government institutions. Yeah. Kuya Mark, paano naman pag kunyari mag-rally ako sa isang public place, ano naman yung mga requirements ko para isasubmit ko para makakuha ng permit? Okay. Yeah. Bago ka mag-rally, Jay, kung gusto ka mag-rally, example, gusto ka to express your grievances against the government or right to peaceably assemble, ano bang kailangan mo? First, kailangan ka sumulat sa mayor. Okay. City mayor or municipal mayor. Kung saan mo iko-conduct yung rally. So, gagawin ka written contract, request, written letter, nakalagay doon ang number one, yung pangalan ng leader. Leader ng mag-rally. Organizer. Hindi kailangan lahat ng mga tao na mag-attend isama. Mm-hmm. Yung organizer or leader ng mag-conduct ng rally, kailangan nakalagay doon. Mm-hmm. Nakalagay din doon ang purpose ng rally. Ano ba talagang purpose nyo? Yes. Number two, yung date, kung anong oras, anong araw, anong duration, ilang oras kayo mag-rally. And of course, yung streets na maepektuhan sa pag-rally. And yung tinatawag number of possible na attendees, yung mag-attend. Kailangan naka-indicate doon sa rally, sa written contract, or written request. And second, kailangan ipadala mo yan sa office of the city or municipal mayor for at least 5 days before the scheduled rally. Hindi pwede na magpadala ka sa mayor, then bukas rally na, hindi ganun. Mm-hmm. Bigyan mo si mayor ng at least 5 days before the scheduled rally, doon mo ibigay sa office of the city or municipal mayor. Mm-hmm. Yun. Pero Kuya Mark, ano naman yung mga dapat gawin ng isang mayor ng bayan na yon para i-grant yung permit mo? Okay. Ano ba dapat gawin ng mayor? Example, may natanggap ka. Ako, mayor ako. May natanggap akong letter. Letter na mag-conduct ng rally. Anong gagawin ko? As a general rule, payagan mo ang rally. Parang ministerial on the part of the mayor. Hindi yan discretion ng mayor na, hindi pwede kasi hindi ko kakampi yan. Hindi pwede kasi kalaban yan. Hindi ko kakampi sa politika yan. Hindi. Ministerial lang ang mayor. Mm-mm. Pag natanggap po yung letter, as long as walang tinatawag na convincing evidence that there is clear and clear and present danger on the part sa public, kung walang clear and present danger, i-grant yan ng mayor. Hindi pwede na discretion ng mayor. Ministerial si mayor. Pag may tanggap siyang letter, request na mag-conduct ng rally, i-grant dapat ni mayor except pag may convincing evidence na may clear and present danger. Mm-hmm. Second, kailangan mag-act si mayor, hindi niya pwedeng tulugan ang letter na yan. Pag natanggap niya yung letter, request na mag-conduct ng rally, kailangan mag-desisyon na si mayor within 2 days from the receipt. Okay. Kung walang decision si mayor within 2 days, automatic approve. Oh. So, ibig sabihin, silence means yes. Yes. Okay. Pag natanggap ni mayor yung letter na mag-rally siya,
Mag-rally yung mga sinong gusto mag-rally. Within 2 days, kailangan niyang actionan. Mm-hmm. Kung wala siyang ginagawa within 2 days, approve. Automatic approve. Ah, okay. What if naman, ayaw ni Mayor tanggapin yung letter? Kasi pag tinanggap niya yung letter, tapos sumube. Pag tanggapin niya yung letter, kailangan 2 days may desisyon. What if hindi niya tanggapin yung letter? Kasi may mga mayor na matigas ng ulo. Hindi tatanggapin ang letter na mag-apply to conduct a rally. Hindi tanggapin. Kasi kalaban eh. Kalaban yung mag-rally. Hindi ko tanggapin yan. Ang gagawin ng aplikante ng mga mag-rally, yung mga organizers, yung letter na yan, indicate mo lang sa pintuan ng mayor. Indicate mo sa pintuan ng office of the mayor or sa city hall. Indicate mo doon. It is considered filed. Kahit hindi niya tanggapin, as long as indicate mo doon sa pintuan ng office of the mayor or doon sa city hall, it is considered filed. With picture na sana yon kasi para may evidence. Of course. May indicate mo, picturean ninyo, post sa social media, automatic yan. It is considered filed. Ibig sabihin, kung hindi ginagawa ni mayor within 2 days, automatic approve. So yun yung mga remedies. Okay. Ayun na. Pagdikit mo sa pintuan, approve. Hindi ginagawa ni mayor, it is considered filed. Pagdikit. Magbilang ka ng 2 days. Pag walang ginagawa sa mayor, automatic approve. Silence means yes. Sa tinatawag na pag-conduct ng rally. Okay. Pang-apat naman, Jade. Ito naman. Pag what if na may clear and present danger? Kasi tingin niya may mga terorista, mga NPA, mga ganun, manggulo. Danger. May clear and present danger to the public. Anong gagawin mayor? Hindi niya basta-basta i-deny. Okay. Kailangan muna niya i-inform ang organizer. And let the organizer, kailangan yung mga organizer should be heard. Hindi pwede na denied automatic. Kailangan munang patawag niya yung mga organizers. Sabihin niya bakit i-deny niya ang permit. Kailangan niyang pakinggan muna yung tinatawag na due process. So ibig sabihin, actually, kung basahin mo yung batas, ministry lang talaga si mayor. Hindi niya discretion. Kung ayaw ko sa pagbubukha ninyo, hindi kayo pwede mag-rally sa bayan ko. Walang ganun. Hindi niya pwede gawin. Kasi, ministry lang talaga si mayor. Yung pagtanggap niya, automatic granted dapat yan. I-deny lang niya exception pag may clear and present danger. Pag wala, deem approved. That's why natatawa ako, pag indicate mo pala sa office niya, considered filed. So, kahit matigas yung ulo ni mayor, walang magagawa siya. Kasi, pag indicate niya sa opisina, lagyan nyo ng scotch tape, or paste, or glue, or rugby para hindi matanggal, baka mahanginan, hindi matanggal. Di ba? Indicate mo talaga doon. Lagyan nyo ng masking tape para hindi matanggal. Tapos, considered filed. Within 2 days, no action sa mayor, considered approved. So yun lang, clear and present danger. Pero pag yung rally ay laban sa isang mayor, kunyari, ayaw namin sa mayor na mag-rally kami. Yeah. Kaya naman tanggihan yun. O kung tanggihan ni mayor, idikit nyo sa opisina niya na mag-rally kami laban sa iyo, mayor. Idikit mo sa opisina niya. Kung wala siyang action within 2 days, considered approved na yan. Kahit yung pag-deny mo, attorney, di ba sabi mo, kailangan ipatawag yung organizer para maipaliwanag kung bakit dinideny. Pero pag wala talaga, hindi talaga nagpatawag na... Considered approved within 2 days. Approved. Dapat lang talaga idikit mo yung upon submission of the requirements. Pero if you check Lala and Jade, kahit na mag-denied si mayor na mag-rally, hindi iyan matatawag na final na decision. Hindi final. Pag, for example, si mayor, hindi kayo pwede mag-rally. Pinatawag nga, kinukomply yung procedure ng batas. Pinatawag, hindi kayo pwede mag-rally kasi ayaw ko sa mga pagbumukha ninyo. Ayaw ko mag-rally kayo sa bayan ko. Doon kasi ibang bayan, huwag sa bayan ko. In that case, ang gagawin na mga organizers, they can go to the proper court. So, ibig sabihin, hindi final ang decision ni mayor pag i-deny niya ang isang rally. Paano naman, Kuya Mark, kung mag-rally kami, kunyari ni Kuya Jade sa EDSA, mga public roads, ano naman yung kailangan i-consider ng mga mayor? Example, ang mga mayor, for example, may isang mga daan. Of course, pag mag-rally kayo, may ma-disturbo talaga ang isang street ng bayan o isang street ng city. Ang gagawin ni mayor in the permit, pag mag-issue siya ng permit, kailangan naka-identified kung ano lang yung
daan na pwede mag-rally. Kasi magkakos ng traffic din yan. Magkakos ng traffic. Eh. Then yung rerouting ng mga motorista, kung saan pwede mag-reroute. So, i-identify talaga ni Mayor yan sa kanyang permit na, o special permit sa pag-rally. As what I've said, ang permit ni Mayor na mag-conduct ng rally, hindi dahil sa pag-rally. Dahil yan sa paggamit ng public place. So, wala talagang permit sa pag-rally. There is no such thing as no permit, no rally. Ang ibig sabihin ng no permit, no rally is no permit for the use of the public place. Walang permit talaga sa pag-rally kasi that is a constitutionally guaranteed right, right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Pero, attorney, kung wala silang written letter pa rin, yung magra-rally, eh, kahit saan sila magra-rally, po pwede ba yun? Wala silang lalambingin batas? Pwede silang, kung example, mag-rally sila, wala silang written... Hindi sila nag-inform. Yan. Oh. Then they use a public place. Oh. Pwede silang palisin. I-disperse sila, but peacefully. Peacefully. They should, the police officer should exercise maximum tolerance. Mm. Hindi pwede mag-rally na walang permit, lalo na pag ginagamit mo ang public place. Mm-mm. Kasi very clear yan, ang permit is yung paggamit ng public place, but hindi sa pag-rally. Yun okay. Yan. Ngayon, Kuya Mark, bukod sa pag-submit ng permit at pag-uphold ng mga requirements ng mga leaders or organizers ng isang rally, ano pa yung mga responsibilities nila during conducting the rally? Okay, yung mga organizers or yung leader ng mag-conduct ng rally, sila ang may obligation na mag-conduct ng rally peacefully. Kailangan peaceful ang rally kasi pag hindi peaceful ang rally, pwedeng pumasok ang police kasi to avoid any violence. Right natin pag-rally, masahin mo ang saligang batas, may word na peacefully. Right of the people to peaceably assemble. May word na peaceably. Ibig sabihin, right mo na mag-conduct ng rally but provided na peaceful. Kasi kung mag-rally nga kayo, ba't nang babato kayo? Sinisira niyo yung mga public place, pwedeng pumasok na ang government. Pwede nang pumasok ang mga kapulisan kasi nga, yung right to assemble or petition the government for redress of grievances, kailangan peaceful. Kung hindi na peaceful yan, hindi niyo na karapatan yan. Kung nagbayolente kayo, nagugulo kayo, hindi na yan karapatan na mag-rally. Pwede nang pumasok ang police para i-disperse yung rally na yan. Kasama na yung paglalagay ng mga sasakyan, baga binablock niya yung daanan. Tulad na lang sa Commonwealth. For halimbawa, may mga chopper, mga jeepney operators, drivers na poprotesta. Yung mga jeepneys nila, inilalagay nila doon, hinaharang nila, at yes. Nagsasagawa sila ng protesta. Kabilang na yan sa hindi peaceful. Kung walang permit, kung may permit, walang problema yan. What if walang permit, tapos gumamit ka ng public place, the police officer can peaceably disperse. But kailangan peaceful din ang pag-disperse. But they should exercise maximum tolerance. Oo, kasi may mga, hindi talaga maiwasan, may mga nananakit ng mga nagra-rally minsan. Masyadong violente. Sa Amerika, kasi as in, nanunog pa ng mga bahay, mga buildings. Iba yun, hindi na yun, diba? Right? Violence talaga. Pag sinunog mo yung bahay, mga sasakyan, sinunog nyo na, hindi na yan constitutional right. Ang constitutional right refers only to peaceably assemble. Kailangan peaceful ang pag-rally. Pag hindi na peaceful, hindi na yan right. Violence na kasi yan, so pwede nang pumasok ang police, ang government natin in the exercise of police power. Pwede nilang gayahin itong ginawang rally ng laban kasama ang bayan diyan sa Liwasan Bonifacio. Pwede ganun. Now, yan. Peaceful yan. Then second, rally, pwede, right? Freedom Park. Pag Freedom Park, ibig sabihin, hindi kailangan ng permit kasi general grant of permit na lang yan kasi Freedom Park yan. So, but scheduling ang kailangan doon. Para maiwasan ang conflict ng ibang-ibang grupo. Yes. Yun. Pero pagdating naman po sa pag-conduct ng rally, mayroon bang mga karapatan o pwedeng makialam yung mga public officers, mga law enforcement officers natin? And to what extent lang ang kanilang jurisdiction or authority? Okay. Yung mga police officers during the rally, bawal silang mag-interfere in the exercise of the right to peaceably assemble or petition the government for redress of grievances. Bawal silang makialam. Pwede silang magstay within at least 100 meters away. Ang purpose diyan, bakit nandiyan mga police within 100 meters? Just in case may kaguluhan at mabilis lang maka-respond. Yun lang. May 100 meters. Hindi sila pwede lumapit within 100 meters. Kailangan
at least 100 meters away sa rally. So, example, mag-rally dyan sa Liwasan, 100 meters away, doon sila sa gilid. Maghintay pag may gulo, at least pwede silang maka-respond immediately. Hindi lang maghintay pa kung may gulo, kundi magbantay din, tumulong. Magbantay din. But hindi sila pwedeng makialam, takutin ang mga tao na umalis na kayo dito. Hindi pwedeng ganon. Ang gagawin ng nila, but magbantay, but hindi sila pwedeng mag-interfere sa rally. Kailangan lang, doon sila mag-stay, at least mga 100 meters away. Baya at least ready to respond, ready to magbantay, pa may kaguluhan, automatic makatulong sila agad. Mabilisan yung pagtulong nila kasi malapit lang sila. At saka advantageous din na may mga bantay sa gilid, lalo na mga law enforcement officers yan eh. Kaya ano din, for the safety of the people in the rally, hindi lang naman outside. Kasi baka may manggugulo. Eh, alam mo naman, gustong guluhin ang isang di ba? May ganun. So, example, isang rally. May biglang ibang grupo. Antay. May ibang grupo na nag-uniform pa, kunwari kasama sila, ang purpose lang pala nila is guluhin yung isang rally. Yes. Yan. Yun ang trabaho ng police. That's why ang police, pwede siyang mag-stay dun sa rally area, but hindi sila pwede mag-interfere, hindi sila pwede makialam, but nandun lang sila mag-stay lang sa 100 meter away. Ang purpose dyan, kung in case may kaguluhan, mabilis lang maka-respond. Pero Kuya Mark, syempre may mga instances na may mga emergencies na nangyayari sa loob ng rally, like sobrang init nung isang araw, pwedeng may magkaroon ng heat stroke or what. Pwede ba tayo humingi ng assistance from the law enforcement as well as yung mga ambulance sa labas ng rally? Yes, or kasama yun. Pwede bang humingi yung mga organizers ng assistance from them? Ang mga police, anytime pwedeng tumulong yan. Kasi they're public servants din. So aside na hindi lang pwede nakatayo sila dyan, papogi yung forma nila, hindi lang ganun. But pwede din silang, of course, right nilang tumulong. Obligasyon nilang tumulong kung may nangangailangan. I mean, pwedeng mag-provide yung LGU ba? Tutulong. Pag example, may magsasagawa ng rally, magpapaalam yung organizer kung pwede bang tulungan kami ng LGU, mag-provide sila ng mga ambulances. Pwede. Pwede nilang gawin yan. Ang bawal lang sa batas na bawal ang mga kapulisan na makialam, mag-interfere sa rally. Kailangan pagbigyan nila yung mga tao, doon lang sila 100 meters away. Where in case may problema, mabilis sila makalapit. Ang sabi lang ng batas, pag for example, humingi ng tulong ang mga organizers, kailangan ang mga pulis, kailangan in proper uniform. Hindi pwede ang mga pulis na pupunta sa rally tapos naka-civilian ang iyong suot nila. Kailangan naka-uniform. And second, may pin. Yung pin yung nakalagay yung pangalan nila. Yes. Example, Tolentino, ano ba yan, De La Cruz, ganun. So, kailangan nakalagay yung pangalan nila sa pin. Okay? Requirement yan. Ma-identify. And of course, kailangan sila, they should exercise maximum tolerance. Yes. So, maximum tolerance, ibig sabihin ng maximum tolerance, hindi pwede sila na, kahit na iba-iba na pinaggagawa ng mga nag-rally, mga masakit na nasaktan na sila sa pinagsasabi kasi natamaan sila, they should exercise maximum tolerance, yung mga kapulisan. And bawal ang mga kapulisan magdala ng firearm during the rally. Hindi pwede magdala sila ng baril or kung magdala man sila, mga batuta lang, mga pangalo, mga ganun. But bawal sila magdala ng baril during the rally ang mga kapulisan. Yeah. Okay. And bawal din silang mag-tear gas, bawal ang tear gas, bawal yung tinatawag na smoke cannon or water cannon. Eh, marami yan. Bawal yan. Oo. Except pag may violence. Ayan, pala. So, pag may violence, dun pa lang nila pwedeng gamitin ang mga tear gas, water cannon, yung smoke cannon na tinatawag dun, or ano, smoke grenade. Yan, pwede yan. But only during violence. But absolutely, bawal sila magdala ng firearm sa during the rally. Mm-mm. Ayan. Okay. Alright, attorney at Ms. Lala, break lang muna tayo. Iilan pa lamang yan sa mga katanungan ng ating mga kababayang ate pong natalakay. At marami pa po tayong pag-uusapan mamaya po sa pagbabalik ng Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics.
I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. Welcome to SMNI. You're watching Business and Politics. I'm Dante Klingkang. Today's world can be described by the acronym VUCA, which stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And yet, being immobilized by fear is not an option. How will captains of industry navigate the course ahead? And what policy assistance will they get from the leaders in government? Watch SMNI as it tackles these and other important questions of the day. On Business and Politics, hosted by Dante Klingkang II, Chairman and CEO of the Manila Times. New episodes featuring corporate and political leaders air every Saturday, prime time at 7 p.m. Only here on SMNI, Truth That Matters. I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark at Miss Lala. Kuya Mark at Miss Lala, meron tayong mga katanungan dito mula naman sa ating mga kababayang nanonood ngayon sa ating live streaming sa ating YouTube channel mula kay Ellie Fante. Sabi niya, attorney, pwede bang kasuhan yung mga NPA na nagra-rally lalo na dyan sa Maynila? Perwisyo kasi daw. Yung pag-rally, sabi ko nga, it is a constitutionally guaranteed right. As long as it is peace to conduct the rally, should be peaceful. You know, where the ginamit ng batas, right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Lalo na pag may permit naman sila, walang problema yan. Mag-rally sila doon. Basta as long as walang violence on their part, mag-rally sila. Pero, yung rally, hindi kailangan ng permit. Pag kailangan ng permit, pag public place ang gagamitin. Except, private property, nag-rally kayo doon sa bahay ko. Doon kayo sa may konting garden ko, maliit lang. Doon kayo mag-rally sa buhay lahat. Walang problema yan, di ba? Pwede mo ipakulong lahat yun. Pwede. Basta, pumayag yung owner. Ako, sa owner, may akong 20 square meters doon na property. 20. O doon kayo mag-sigaw-sigawan doon na, na ano, mag-alsa kami, ano, anong gusto niyo sabihin dyan. Rally kayo dyan. Walang problema. Because may consent ng owner. Or Freedom Park. Pwede kayo mag-rally doon. Pero kung itong tanong naman ni Ellie, kung NPA, depende na yan sa mayor. Kung nakikita niya ito, NPA, Pag violente. Then iba na, hindi lang rally, but ang kailangan nila is bago niya mag-release revolution ang ginagawa nila. Gusto talaga, di ba? Iba kasi yung revolution or para inaanggan yung tao na mag-revolt against the government. Iba yun. Sa to express your grievances against the government or to express ano yung na mga disappointment mo sa government, iba yun. Yun tinatawag na right of the people to peaceably assemble. Okay. But kailangan ng government should exercise maximum tolerance. Yan. Hindi basta-basta na pag may konting violence lang, konting violation lang, disperse agad, hindi ganon. They should exercise maximum tolerance. And kung i-disperse man nila ang mga tao sa rally, kung may violence, kailangan it should be done peacefully. Si mayor lang ang susi kung papayagan o hindi papayagan. Batay na rin sa assessment niya kung marahas o matiwasay yung kanyang sabi ko nga, ang mayor, ministerya lang. Ibig sabihin, hindi discretion ni mayor na to grant or not to grant. Kasi pag nag-apply isang tao na mag-conduct ng rally, i-approve dapat yan ni mayor as a general rule. Except pag may clear and may convincing evidence na may clear danger and present danger. Doon pa lang. But kailangan i-justify yan ni mayor. Hindi pwede basta
dahil kalaban, i-denied niya. Dahil kaibigan, i-approve niya. Hindi ganon. Kasi ministry lang dapat si Mayor. Malinaw yan, attorney. Mm-hmm. Samantala, sabi naman dito, tanong naman dito, kailangan pa magpaliwanag ang nag-rally kahapon sa Liwasan, yun yata ito sa, ano, sa rally dyan sa Liwasan, yung Sara Resign. Ayun, yung kahapon yata na rally, bayaran. Kung ilan man sila, right nila yan. Dapat respetuhin natin sila kasi right nila yan to express anong dapat nilang gustong i-express. Mm-hmm. As long as it's peaceful, right nila yan, dapat natin respetuhin. Sama din, kung pro Sara o pro BBM, respetuhin din na, dapat sila din, respeto din nila ang mga karapatan. For example, nung laban kasamang bayan na rally, dapat respetuhin din ng nila, same also na dapat respetuhin din natin yung mga rally na mga Sara Resign rally. Bakit? Kasi constitutionally guaranteed right yan. Right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances as long as it is peaceful and in accordance with the law. Oh, baka required din, sabi nga ni Ronnie, attorney, required na magpaliwanag sila, di sila bayaran. Oh, paliwanag sila, gusto nang magpaliwanag. Oh. Right nila yan. So kung nagkaduda-duda na bayaran sila, magpaliwanag sila kung bayaran ba sila or for sale ba sila or libre ba yung ginagawa nila dahil ba sa conviction nila. Mas maganda magpaliwanag sila, lalo na parang nilangaw yata. Tao doon. Konti lang yung... Hindi ma-compare sa rally ng laban kasamang bayan. Ito pa, attorney, itong tanong pa ito. Attorney, may tanong po ako, masasabi po bang rally? Kung mabibilang lang kami sa daliri, pwede ba kaming kasuhan? Ay, yung pag-rally, hindi naman nakalagay na maximum 2-3 as long kahit ikaw mag-isa, mag-rally ka sa bahay mo. Yan, anong gusto mo sabihin doon? Di ba? O magsisigaw ka sa bahay mo, doon sa habang naliligo ka. Habang naliligo kahit ka. Kahit hindi sa bahay mo, doon mismo sa public place, halimbawa doon sa traffic area. Ayan, for using the, for example, at mayroon kang placard. Nakadisturbo ka. Example, ikaw lang mag-isa. Dala ka ng placard doon. Anong gusto mo ilagay sa placard? Ikaw lang mag-isa. Pwede kang palisin sa ng polis. Bakit? You're using public place. Di ba? Public place kasi yan, baka naka-restore mo ka sa public place. But kung ginagawa mo yun sa bahay mo, wala pa kailan ang government sa'yo. Suppose sa bahay mo. Mag-Facebook live na lang. Para Mag-Facebook live ka. Or habang naliligo ka. Habang naliligo ka, gusto mong, may gusto kang pa-resignin na government officials. Ganon. Right mo yan. Right to peaceably assemble or petition the government for redress of grievances. But kung kahit ikaw lang mag-isa, doon ka sa EDSA, ginugulo mo ang traffic, nakabikini ka. Ha? Nakabikini. O, agaw tapos, pansin yan. Agaw pansin. Nagdala ka ng resign. Pedro, resign, Pedro. Yan. Pwede kang Hulihin. First, nakadistorbo ka. Second, wala kang permit. Third, you're using a public place. Isa na yan. Pero Kuya Mark, may mga questions pa ako about sa pag-rally. Siyempre, may mga instances na medyo nagiging violente. Ano yung mga... sitwasyon na pwedeng pumasok ang otoridad para pumigil ng rally na may permit naman? Kung may permit ang isang organization na mag-rally, pag may permit, bawal nilang i-disperse yung rally. Bawal yan. About any rally, bawal. Lalo na pag may permit, bawal. Kung doon sa Freedom Park, pag nasa Freedom Park, nag-rally, then nag-schedule naman, bawal nilang i-disperse. Except pag may violence. Yun lang. Yun lang. Pag may violence na, may nanggugulo na, pwede. That's why, kung may rally kayong gagawin, bantayan ninyo ang mga nag-participate. Kasi minsan, may pumapasok dyan na ilang-ilang tao dyan, guluhin. Nanggugulo, naka-t-shirt na same t-shirt kung ano yung t-shirt ninyo, manggugulo para mabigyan ng dahilan ang mga kapulisan na i-disperse kayo. So that's why bantayan natin yan. Kasi hindi pwede na mag-rally tayo doon. Marami nga tayo doon, marami. But may 5, 3 or 10 tao na nakisama ng gugulo para bigyan ng dahilan ang mga kapulisan na i-disperse yung rally. Yun. That's why sa mga organizers, ang suggestion ko, bantayan ninyo ang mga kung sino yung umaten doon. Dapat kilala ng mga leaders kung sino yung umaten. Kung hindi kilala, kailangan yung kausapin kung sino yun sila. Pagka sila ang manggugulo sa rally para magbigay ng dahilan
ng mga kapulisan para disperse. Yun yan. Kasi sabi ng batas, pag may permit kasi, when permit is required, then may permit ka, hindi pwedeng i-disperse ka ng mga kapulisan. Except pag may violence. Eh, Kuya Mark, meron kasi akong napapanood dati ng mga rallies before. I think Duterte administration yun. May mga ginawa silang mga bulto ng presidente natin. Yeah. Tapos sinusunog nila yung bulto na yon. Tapos parang nagpo-protesta sila against the government and may mga violent reaction sila, violent words. Do you consider that as a peaceful or is it okay sa constitution natin yung ganong klaseng rally? Yung mga ginagawa nila, lalo na may nag-rally kasi ito, mga titigas ang ulo, kahit walang mga permit doon sa mga daan, dumadaan, lalo na during mga, ano yun, yung mag-sona ang presidente. Mag-sona doon sila sa may Commonwealth area, minsan walang mga permit yan. So yan, may right ang kapulisan na i-disperse sila. But of course, kasi sa respeto lang sa SONA, yung mga kapulisan, they exercise yung tinatawag na maximum tolerance. But actually, pag wala kang permit, when permit is required, pwede ka talagang paalisin ng mga kapulisan. But of course, peacefully, and the police should exercise maximum tolerance. At magbantay din, baka may mga planted na maggulo para lang magkaroon ng dahilan yun ng kapulisan. Sa mga mag-rally, kung ano bang mga rally, I heard na may mga rally sa Maisog o kung sino bang grupo dyan, bantayan ninyo kung sino yung mag-attend. Kasi baka may makisama dyan na kalaban pala, manggugulo. Ang purpose dyan is bigyan ng dahilan ang kapulisan na i-disperse kayo. So sayang naman yung rally ninyo na hindi matuloy or ma-stop yung rally ninyo kasi may nanggugulo na hindi nyo naman kasama. Kuya Mark, kanina as you've said, 100 meters away ang mga authorities natin from the rally. And sinabi mo rin na dapat may clear and present damage. Yung, or danger. And danger yung rally na to. And can you specify the limitations of the officers na dapat nilang gampanan during the public rally? Ano yung mga dapat gawin ng mga peace officer? Ano yung mga pinagbawal ng mga peace na gawin ng mga peace officer? Kasama doon ang mayor. First, ang mayor bawal niyang i-deny without any reason. Unjustified or unreasonable denial is not allowed. So unreasonable denial on the part of the mayor is not allowed. Kailangan kung i-deny man niya, kailangan may basihan. It should be a clear and present. There should be clear and present danger. And kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga organizers na magpaliwanag. Kailangan bigyan ang mga organizers ng due process. Hindi pwede basta-basta lang na i-canceled ang permit. Or hindi bigyan ng permit. Otherwise, violation yan ng batas kasi sabi ko nga, ang mga mayor, ministerial lang siya, hindi siya discretion ng mayor na mag-rally or hindi mag-rally. Second, ang mga kapulisan, ibalik ko palagi kung babalikin to, bawal silang magdala ng kanilang mga service firearms. So, during the rally, bawal ang mga kapulisan na magdala ng mga firearm nila. Kung mayroon mas silang mga baril dyan, dapat iwanan nila sa kanilang mga opisina or sa kanilang mga sasakyan. Kung pupunta sila sa rally within 100 meters, bawal nilang dalhin ang kanilang service firearm or mga baril. Bawal nilang dalhin yon. Kung ang pwede nilang dalhin, mga batuta lang ang pwede nilang dalhin at saka mga shield, mga ganun, di ba? May mga shield yan sa mga rally. Yun ang pwede nilang dalhin. And bawal silang gumamit ng mga tear gas, mga water cannon, mga smoke grenade. Bawal nilang gamitin yon except pag may violence on the part sa mga nag-attend ng rally. Pag may violence, of course, pwede nilang i-depensa ang kanilang sarili and i-disperse yun ang mga nag-rally. So, pwede nilang gamitin ang mga tear gas, mga smoke cannon, smoke grenade, mga water cannon. Pwede nilang gamitin yan, but only in case there is violence. Yun. As you further specify the limitations of the law enforcement officers, may mga penalties ba to pag nilabag nila yung karapatan ng mga tao? Of course, may penalties. Yung mga sinasabi ko, in fact, ang mayor na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan is a criminal offense. Hindi lang yan administrative offense,
is a criminal offense. Ang mga kapulisan na magdala ng barhil during the rally is also a criminal, is also a criminal and also an administrative offense. Mm. So may mga penalties yung mga nanggugulo, is also, there is also a criminal and administrative offense. Ang mga penalty dyan sa mga ganyang kaso, may, depende sa nature ng kaso, but normally ang penalty dyan is 6 months, 1 day, up to 6 years ang penalty. So, lalo na yung mga mayor na nag-deny. 6 years na pagkakakulong or suspension? Pagkukulong. Ah. So, may kulong to, 6 months, 1 day to 6 years na kulong, lalo na yung mga nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, kasi very clear ang ating batas, ginagarantee kasi ng ating saligang batas yung tinatawag na freedom of press, freedom of expression, kasama doon, right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So kung i-deny yan ng taong, sa taong bayan yung right to peaceably assemble, there is a criminal offense. So ang mayor, I repeat yan, hindi yan discretion ni mayor na mag-grant or hindi mag-grant ng rally. Kasi ang rally, hindi kailangan ng permit. Kailangan ng permit sa paggamit ng public place. But rally per se, hindi kailangan ng permit kasi it is already a constitutionally guaranteed right. So palagi kong sinasabi yan kasi there is no such thing as no permit, no rally. Ang no permit, no rally, ang ibig sabihin doon, hindi yung permit para sa rally, but ang permit sa paggamit ng public place. Down to my last question, Kuya Mark. You've said kanina na hindi kailangan ng permit in conducting a rally sa Freedom Park. Now, ang Freedom Park ba, is it built for the people to assemble a rally? Ano ba ang, bakit special ang Freedom Park para sa mga tao? Ang Freedom Park, nakalagay yan sa ating batas na yung every city or municipalities or may i-declare sila na area considered as Freedom Park. Mm-mm. Kasi part yan of the constitutionally guaranteed right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Ibig sabihin, may Freedom Park talaga kasi we are a freedom country. We are a democratic, we are a free country. We are a democratic and republican government. So therefore, kailangan may area na matatawag na Freedom Park wherein hindi na kailangan ng permit doon. So there is a city or municipal ordinance na mag-declare ng isang area as Freedom Park. Normally, ang Freedom Park, Jane, hindi doon sa mga kabundukan ng isang probinsya. Hindi doon. Or hindi pwede na ang Freedom Park ng isang munisipyo o isang city doon sa pinakamalayo, pinakadulo ng kanyang city or municipality. Clear ang sabi ng batas, it should be centrally, located in a central area, in a poblacion area. When you say poblacion area, at least malapit, within the city, center sa city, para at least madaling puntahan ng mga tao. At malapit siya, attorney, sa mismong city hall o munisipyo? Not necessarily. Okay. Basta at least center siya. Center siya ng bayan, center siya ng city, kailangan yun ang Freedom Park. Kasi pag may Freedom Park, sabi ko nga, hindi na kailangan ng permit kasi the mere fact na Freedom Park yan, may ordinansa na dineclare yun as Freedom Park, automatic nagbigay na sila ng pahintulot na gamitin yung Freedom Park para mag-express ka ng grievances against the government, peaceable to assemble. Ang kailangan mo lang, magpa-register lang doon kasi to avoid any conflict of schedules ng ibang mga grupo. Pero halimbawa, attorney, kung ang isang Freedom Park ay nilagyan ng mga traktura, tulad ng mga nangyari dito sa rally, dito sa Dumaguete, attorney, ang sinasabi, ay i-renovate. Biglang on that day na may rally ang maisog dyan mismo sa Freedom Park, aba biglang may blessing ng mga traktura. That is a criminal offense. So hindi lang yung ginagawa is pwedeng grounds, is a criminal offense yan. Pwedeng masuspend ang isang governor, isang mayor, sa pag-abuso ng kanilang kapangyarihan kasi ang Freedom Park, hindi kailangan ng pahintulot nila. Ang Freedom Park, the mere fact na dineclare yan as Freedom Park, there is already a pre-approved permit. Yeah. Ang tawag doon, hindi approved permit, pre-approved permit. Wala pang rally, may permit na. Oh. Kasi pre-approved permit na pag Freedom Park. Ibig sabihin doon,
hindi ka kailangan kumuha ng permit kasi nagbigay na ang government ng pahintulot na gamitin niyo yan sa pag-rally. Ang purpose lang na pagpalista ka doon para hindi ma-conflict ng schedule. Mm-hmm. But hindi ibig sabihin na naghumingi ka ng permit. Wala lang permit na sa Freedom Park. Kasi may tinatawag na general approval, pre-approved permit na. Oh. Yun yan. Ayan. At ito, may mga katanungan po ang ating mga kababayan sa ating YouTube channel mula kay CM Baang. Paano po, attorney, kung ang rally ay nakakapirmisyo, pwede bang magreklamo ang mga apektadong mamamayan na hindi naman kasama sa rally? Ang rally, kasama yan sa tinatawag na constitutionally guaranteed right. So ibig sabihin, hindi dahil nakapirmisyo sa inyo, bawal na ang rally. Yes. Right nila yan na mag-rally to petition the government for redress of grievances as long as may permit na kinukuha pag gumamit sila ng public place. Okay, pag private place naman ang ginagamit nila, hindi kailangan ng permit. So, ibig sabihin, kung right ninyo na mabuhay, maging masaya, masarap yung mga pagkain, namamasyal, right nyo yan. Right din ang mga ibang grupo na express nila ang disappointment nila sa ating gobyerno. Right yan. Kasi bakit? Very clear kasi ang ating salikang batas. Yung tinatawag na a democratic and republican government, kasama kasi doon yung tinatawag na sovereignty. Yung word na sovereignty, yung power ng ating government is sovereignty. Ang sovereignty or the power of our government resides from the people. Hindi, ang power ng ating government, wala sa presidente, wala sa vice-presidente, wala ni governor, wala ni mayor. Kung hindi, nasa taong bayan ang kapangyarihan ng ating gobyerno. But during election, yung power ng taong bayan, dinidelegate niya, pinagkatiwala niya ni mayor, pinagkatiwala niya ni governor, pinagkatiwala niya ni presidente. Yun yan. That's why nagka-power si presidente, si Vice Presidente, si Congressman, si Governor, hindi dahil powerful sila. Kung hindi dahil pinagkatiwalaan sila ng taong bayan. Kailan sila pinagkatiwalaan? During election. Kasi during election, nagtiwala ang taong bayan sa kanila, ibig sabihin, yung power ng taong bayan, binigay ni Mayor. Binigay ni Presidente. But hindi binigay for life. By term lang yan. Pinagkatiwalaan ka for 3 years. Pinagkatiwalaan ka for 6 years. Pag inabuso mo yan, hindi ka na dapat babalik dyan. Yun ang ibig sabihin doon. Or during your term, kasi inabuso mo yung pagtiwala ng taong bayan sa iyo, pwede kang paalisin through impeachment. Ganun. So, right yan ang taong bayan to do that. So, kasi bakit? Kasi the power of the government is really coming from the people. Hindi galing yan sa presidente. Okay, yung Mark, I just remember dati, di ba, hindi pa naman ako pinapanganak noong mga panahon na yon, noong martial law. Naalala ko yung rally na nangyari against the administration. So, do you think that the people that time is practicing their right as a Filipino people? Actually, if you check the martial law, yung history, kasi, yes, pinanganak na ako nung panahon ng martial law. I don't know sa inyo, but I was still a child. A cute child. I don't know sa iyo, wala pa kayo. Nasa kahanginan pa lang kayo. But I think pinanganak na ako nung. But of course, hindi naman halata sa pagbumukha natin. Graduate. Nagsasabi ka ng totoo. Hindi ka professionalized. So as yung mga, if you read this law, yung batas na pinag-explain ko ngayon is batas pambansa bilang 880. Ito yung batas na ginawa ni President Marcos. So, bakit 1985 ito na batas? So, kasi dati kasi pag may rally, pwedeng walang rally, pwedeng i-disperse kasi may martial law. But under the present system, kasi ngayon, even mag-declare ng martial law, it will not suspend the operation of the Constitution. Kasi hindi ma-suspend ang operation ng Constitution kahit na mag-declare ang presidente ng martial law. Right pa rin natin to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Kasi the operation of the Constitution is not suspended by the declaration of martial law or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Hindi yan. Kahit mag-declare pa si
President Marcos ng martial law or isuspend niya ang privilege ng writ of habeas corpus, nandito pa rin, nandyan pa rin ang ating saligang batas. So, ibig sabihin, kasi nandyan ang saligang batas, right to assemble, nandyan pa rin yan, as long as peaceful, right to petition the government for redress of grievances, nandyan pa rin yan. Maybe before, nung pag-declare ng martial law, walang pwedeng i-disperse ng mga sundalo ang mga nagarally. That was before. Mm-hmm. But, if you, very intelligent si Marcos Senior, nirespeto pa rin niya ang saligang batas. Kasi, yung batas pamansa bilang 880 is a law during his term, 1985, na nagbigay ng, nag-recognize ng mga, ng right ng taong bayan na mag, pwede kayo mag-petition, pwede kayo mag-rally dyan. 1985 yan. So, I think, yung 1985, I think, before, after martial law na yata yun. Yes. So, nagbigay siya ng pagkakataon. But I think before the martial law, 1970s, mm-hmm. hindi ka pwede kung mag-rally ka, pwede ka ginapin, pwede ka hulihin. That was before. But under this law, 1985, ni-recognized ni President Marcos Sr. na pwedeng mag-rally, pwedeng mag-petition the government for redress of grievances kasi nakalagay po yan sa ating saligang batas. Ayan, attorney, linawin lang natin doon sa ating kababayan nagtanong kung mapiperwisyo siya kapag may mga nagra-rally. Eba, siyempre, tiis-tiis lang muna kung sinasagawa yung rally doon sa public places. Pero kung sinasagawa naman sa harap mismo ng kanyang bahay, doon na siya magre-reklamo kung mapiperwisyo. Ako mag-rally sa bahay niyo, tapos na-disturbo ka, tapos na-disturbo ka, yan, pwede kang mag-request ng police assistance. Kasi in the very first place, hindi na-rally yan kung hindi tanggugulo na sa bahay ninyo. Ito, huli na lang siguro tanong ito, attorney, bago tayo magtapos. Attorney, paano kung ang mga men in uniform ang mismong humaharang sa isang rally, pwede rin ba silang ireklamo para makasuhan? Yes, pwede. Mm. Ang men in uniform, wala silang right na magharang sa rally. Ang right lang nila, they should, as long as kung may permit ang rally, hindi nila pwede harangin or disperse. Pwede nilang harangin kung walang permit, when a permit is required. Mm. And kung violent? As long as, kahit hindi violent eh. When a permit is required, for example, nasa public place, permit is required, then walang permit, nag-rally ka, pwedeng i-disperse, but peacefully. Mm. Yun din ha? Pero, kung may permit, tapos, pwede pa rin nila i-disperse pag may violence. Pag may permit, hindi nila pwedeng i-disperse o harangin except pag may violence. Kahit may permit, pag violente yung nag-rally, pwedeng i-disperse ng mga kapulisan. Pero, kung mag-rally kahit peaceful pa yan, kung walang permit, when permit is required, yan, pwedeng harangin ng mga kapulisan. Oh, sabi ni Roddy Luz, papaano daw kung pulis at sundalo magra-rally? Actually, may tinatawag tayo, they should be apolitical. Hindi dapat sila makialam sa politika. Otherwise, that is, may administrative liability and criminal liability sila kasi ang mga kapulisan or mga any government officials, excluding, hindi kasama doon yung mga political appointees, bawal silang makialam sa mga sa activities sa pampolitika. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sumali sa atin yung mga police pag nagra-rally tayo? Hindi sila pwedeng umattend. Hindi sila pwedeng magsalita against or in favor of the... Alam na pag-against the government. Yes. Of course, as a person, they can say it, but hindi nila pwedeng gamitin yung pwesto nila para sa makialam sa government. Otherwise, bawal yan kasi this should be apolitical. Kasi apolitical, dapat ang mga government employees hindi dapat makialam sa political exercise. Yeah. Ayan, to wrap up this discussion, attorney, ano ba yung moral lesson para sa ating mga kababayan ngayon? Same, ang moral lesson, Jane, very simple. Ang sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Palagi kong binabalik-balik yan, MJ. Mm-hmm. Oh, Jane. Mm-hmm. Bakit? Mm-hmm. Kasi dapat i-remind sa ating mga sa government natin na ang power ng government hindi galing sa inyo. Kahit presidente ka pa, mayor ka pa, governor ka pa, hindi galing sa inyo. Galing sa taong bayan yan. So, kahit na pinagkatiwala sa taong bayan yung power na yan, ang taong bayan, kung may disappointment sa'yo kasi niloko mo siya, pinaasa mo siya, sinaktan mo siya, anong gagawin ng taong bayan? Maghintay siya ng 6 years? Maghintay siya ng 3 years? Hindi.
petition the government for redress of grievances. To peaceable assemble, right yan ang taong bayan. That's part of freedom of press. That's part of a democratic system. Right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Ayan na, mga kababayan. Maraming mga katanungan na ating mga kababayan attorney. Siguro, paano ho ba kayo makontak at masundan? Well, for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and of course, facebook.com/PinoyLegalMindsBlog and sa YouTube natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog and of course, sa TikTok, hanapin nyo lang po Kuya Mark Tolentino and Rumble Pinoy Legal Minds. And you can also call me sa mobile number natin sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Pwedeng Viber, pwedeng WhatsApp. Yeah. How about Miss Lala? Yes, you can follow me on my social media accounts at Lala Vinzon on YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, as well as on Spotify. So don't forget to follow me there. I hope to see you guys soon. Ayan, maraming salamat Kuya Mark at Miss Lala. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga magigilaw na tagapagsubaybay ng ating programa. Sa muli po, sa pangalan ni kapartner FJ Mondihara ko po si partner Jade Calabroso. Tutukan muli sa susunod na Sabado programang tatalakay sa ating mga karapatan at kaalaman batay sa batas. Ito ang Pinoy Legal Minds.